testimony mo, narinig ko lang, eh wala yon. Pero ito, nandun mismo itong tao na ito. So very important po, yung kanyang testimonya na isa siya sa mga primary witnesses na dapat nga isailalim sana sa DOJ. Eh kaso mo wala. Yun, sabi rin ni Secretary Agra nga na hindi nga siya nakalista as a witness man lang. Okay. So parang sa blotter nga nakalagay parang okay, may pinatay na lalaki. Kaya nga, yung mamay umuwi, ha? Nagpakuya-kuya-kuy doon, akala niya safe na, ay, natumba tuloy. Hindi nga, alam nga niya na hindi siya safe, no? Kasi ayaw nga daw siya kukupin ng witness protection program. Sabi nga sa dyaryo, alam niya, right from the start, dead man walking na siya. Sabi niya, dead alam man niya. Walking na siya. Sana kumuha na siya ng mga insurance. Yung inaasahan niya nga, gusto nga daw niyang bumalik dito sa Maynila kasi uupo na yun si bagong presidente, no? Bagong Pangulong Noynoy Aquino. So, hindi niya naabutan. So, iniisip niya na with, yun nga, with Laila De Lima, baka nga possible. Pag-asa. Malapit nang matapos ang suspense sa kung sino-sino ang bubuo ng official family ni President-elect Noynoy Aquino. Bago pa raw siya manungpa, posibleng ilalabas na niya ang listahan. May ulok pa rin daw siyang pwesto kay Vice President Jeju Marvinay. Ang tanong na lang ay kung tatanggapin ito. Ang balita niyan, hatid ni Trish Roque. Mainit na sinalubong ng mga taga-Maynila si President-elect Noynoy Aquino nang tanggapin niya ang parangal bilang isa sa 10 outstanding Manilan. Ngayon pa lang, sinigurado ni Noynoy na magiging karapat-dapat siya sa mga parangal na nakuha niya. Aminin ko po sa inyo, kung tutuusin mo, baka kulang pa ang nagawa ko para sa bansa. At talagang pipilitin ko na maging karapat-dapat na mapabilang sa hanay po nila. Palagay ko, napaaga itong award na ito. Kumpiyansa naman si Manila Mayor Alfredo Lim na malilinis ang korupsyon at pandaraya sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy. Malaking ating pag-asa na magkakaroon ng magandang pagbabago dito sa ating lungsod at bayan dahil ang ating President-elect Benigno Cahuangco Aquino III ay may natatanging pagmamahal sa bayan at sa mga mamamayan. Dumepensa naman ang bagong pangulo sa mga nagsasabing hindi naman siya taga Maynila pero kinilala pa ring outstanding Manilenyo. Ang tanda ko po, ako po'y nanirahan sa Maynila panahon pong pangulong ating ina kung saan po tayo ay napaisalalim sa ilang kudeta kung saan dumanak po tayo ng dugo doon po sa tapat ng St. Jude. Sa kanila po siguro kulang pa yung dumanak ng dugo para sa Maynila. Sa nasabi ring okasyon, sinabi ni Aquino na posibleng sa Martes na mailabas ang kumpletong listahan ng kanyang gabinete. May inaalok pa rin daw siyang pwesto kay Vice President-elect Jeju Marvinay at umaasa siyang pag-iisipan nito ng kanyang bise. Mahaba-haba naman yung track record niya sa human rights. Hindi yung CHR. I want to make that clear. No? Pero yung punto nga ako nun, kailang isa sa platforms natin ay judicial reform. Pero yung may specific dito, yung ating komisyon na itatayo para magkaroon ng closure, hindi nyo kaya ko tanggapin niya. Kasama niyang pinarangalan sina Cardinal Gaudencio Rosales, Justice Antonio Carpio, Justice Edilberto Sandoval, ang businessman na si Lucio Tan, at ang inappoint ni Aquino na DepEd Secretary na si Brother Armin Luistro. Pinigyan din ng award ang businessman na si Enrique Razon Jr., Manuel Lopez ng Meralco, pati na ang kapatid nating Comedy King na si Dolphy. Trish Roque, News 5. Nanalo, nakatanggap ng award ay congratulations. Congrats! Buti pa kayo. Taga Maynila ba si Noynoy? Hindi, nung nakatira siya doon, may mga contributions. Yung binigyan na parang yung mga nakabigay ng contribution sa mga Manilenyo at Manilenya. Magpapalakas. Ha? Mga taga City Hall. Easy. 15 minutes after 5 o'clock araw po ngayon ng Biyernes Bayan, ika-25 ng Hunyo, 2010. Samantala, nagmatigas pa rin daw si Vice President-elect Jeju Marvinay. Kung wala rin naman daw siyang magiging papel sa gabinete ni Noynoy, eh mabuti pang mag-concentrate na lang daw siya sa mga dati niyang ginagawa para sa mga taga Makati. May report si Marlene Alcaide. Sa pamimigay ng mga school supplies at mga telang pang-uniform sa mga estudyante ng Makati, ginugol ni Vice President-elect Jeju Marvinay ang kanyang araw. Kasama niya ang anak at bagong mayor ng lungsod na si Junjun. Sabi ni Binay, taon-taon niya itong ginagawa, lalo na tuwing pasukan ng mga bata. At dahil nga umayaw na siya sa anumang posisyon sa gabinete ni Noynoy, mga tulad nito ang mga balak niyang gawing proyekto habang nakaupo siya sa pwesto. Pag pumilitan natin yung ganito kami sa Makati, sana maging ganyan sa kabuuan ng bansa.
Kwento pa ni Binay, naging maayos naman daw ang meeting nila ni Aquino. Masaya lahat. Dahil sa kwan, pera lang siguro yung iba na hindi nasiyahan. Dahil sa nagkausap na rin kami. Sinubukan daw siyang kumbinsihin nito na tumanggap ng posisyon sa gabinete. At ilan daw sa mga inalok nito ang Department of Agrarian Reform, Metro Manila Development Authority, Housing and Urban Development Coordinating Council at maging head ng bubuing komisyon na mag-iimbestiga sa mga kaso laban kay outgoing President Arroyo. Walang inaasam na pwesto sa DILG, kaya si Binay paulit-ulit daw na no ang sagot kay Noynoy. Sabi ko salamat na rin. Okay na ako dito. At kahit wala ng papel sa gabinete ni Aquino, wala raw magbabago sa samahan nila ng bagong pangulo. Hindi rin daw magiging hadlang ito para gawin niya ang kanyang trabaho. May ibang basa naman si Senador Aquilino Pimentel sa nangyari kay Binay. It is obvious that Mar would not want Jojo holding on to positions of power. Marlene Alcaide, News 5. Ang balita, ito si Senator Pimentel eh, parang kinakausap din daw. Kinakausap. Oh, ganoon. Para sa ako, hindi pa naman sinasabi ko kanina. Ako rin eh, sa totoo lang, kinausap din ako. Oo, yun. At tinawagan ako eh. Nagpapaayos ng kotse sa'yo? Hindi, tinawagan ako kahapon. Nang nanay ko, sabi, ayusin niyo, pananalita mo niyo sa television. Easy, boy! Kasi ako sinasama-sama sa kalukuhan. Sabi ng nanay ko, Mami, good morning sa'yo. Kala mo naman, sinabi kinausap eh, kinausap. Ano naman, di naman ako kilala ni Noynoy. Kinausap din ako. Kinausap ka rin. Ito. Yung nanay ko din. Bakit daw? Magsukulagi daw ako. Sabi nga nanay ko, sabi niya, yung taong yun, nakakalimutin lang yung pangalan mo eh. Oh, kasi tinanong niya naman, ano bang pangalan nun? Sabi ko, Lourdes. Ayaw niya maniwala. Sabi, sabihin mo nga sa taong yun, magsuklay naman. Sabi ako, konti na lang ang buhok, kaya ayaw pa magsuklay. Sabi ko, hindi na kailangan magsuklay, Mami. Sabi ko, eh ganun talaga ang dating yan. Yun. Doon siya nakilala sa mga kolum niya. Yan ang binabayaran niya. Yun! Yeah. Gandang lalaki. Magandang umaga po, Mami Tulo. Good morning po. Sino-sino pa kaya ang mga pasok sa Aquino Cabinet? Narito ang listahan. Yan. Tinanggap ni Brother Armin Luis Ro ng De La Salle University ang alok na maging DepEd Secretary. Aha. Sure ball na rin daw ang campaign manager ni Noy na yun ng eleksyon na si Butch Abad. Aha. Na mapupunta naman sa DBM. Oo. Si Alberto Lim ng Makati Business Club, ang bagong kalihim ng tourism. At hindi si Boy Abunda. Aha. Laila De Lima naman sa DOJ, Cesar Purisima sa Finance, Guillermo Paraino bilang hepe ng Bureau of Customs, Kim Henares sa BIR, Manila Water Jose, President Jose Rene Almendras bilang Energy Secretary at Jaime Aristotel Alip sa Agriculture. Pasok din ang dating PSD Chief ni Tita Cory na si Walter Jasmin na magiging kalihim naman ng National Defense. Si dating Nestle CEO Johnny Santos ang tatayong Philippine Ambassador to the US. Parang kulang pa rin. May mga wala pang ahensya na hindi pa napupunan. Kagaya ng agrarian reform, inaalok kay Binay, tinanggihan. Oo. MMDA, wala pa rin. Teka, balikan natin isang item doon, interesting. Yung apat na inaalok. Ano ba yun? Kay Vice President okay, Binay. Oh, oh. Parang interesting yung pang-apat eh. Ano ba yung apat? Commission na mag-imbestiga ng lahat ng kaso laban kay President Gloria Arroyo. Baka gusto mo mag-head nun, pare. Next time. Next time na lang. Apply ka na. Ha? Pero hindi pa ako tinatawagan. Pag tinawagan ako. Pumila ka mga bago. Hindi ka ba pwede mag-apply? Marami nag-a-apply. Ang dumarating na tawag, itawag lagi ng nanay ko tuwing umaga. Pagkatapos dito. Parang meron din kaming post-mortem report. Post-mortem din tayo. Pati make-up ko, pati buhok ko. Ano sabi sa make-up? Eh, medyo maganda raw. Tsaka yung gupit, medyo... Eh, magaling naman si Mami Jean talaga. Oo. Idol natin yan, bata pa lang. Yung make-up artist ko namin yan. Nakikita ko na yung mga gawa niya. Ha? Sa make-up niya. Ay, oo. Nakita ko yan. Nag-aaral pala ako ng high school eh. Tumitira na yan. Mga make-up, nagme-make-up na yan. Paano pa ng Marcelo actually? Oo. Bago pa eh, pasara itong 5 noon. Marcos sa 1972. Make-up artist na siya rin. Napakagaling. Pioneer yan, si Mami Jean. Oo, saludo kami dyan. Kaya nga ang tawag sa kanya iba eh, Lola Jean. Lola Jean. Lola Hertudes. Buti wala siya dito ngayon. Yari tayo sa Lunes. Ay, ayun na! Ayun na! Ay, dumating! Ang narinig niya kayo.